Sa totoo lang, wala talaga akong maalalang araw na hindi kami nag-away ng daddy ko dahil parehong malakas ang personalidad namin. Pero meron siyang isang bagay na kahit kailan hindi niya ako inobliga. Yun na yung mag-abot sa kanya ng pera when I finally began working. Ang sabi niya kasi, ang pagbibigay daw ng anak sa magulang ay hindi obligasyon. Dapat kusang loob at dahil sa pagmamahal ang pera, minsan daw yan ang away sa pamilya. Kaya dapat chill lang. Alam ko naman daw kung anong dapat kong ibigay at ano ang kaya kong itabi. Well, actually, hindi naman talaga natin maitatanggi talaga na marami sa ating mga Pilipino ang sadyang family-oriented. Kaya pag napag-uusapin ng issue na yan, marami sa atin na nag-iinit ang ulo. Actually, habang nag-vlog na ako kinailangan kong tumapat sa electric fan dahil napakarami sa inyo ang nagpahayag ng saloobin tungkol dyan sa issue na yan. So, sagutin nga natin yung tanong, dapat mag-obligahin ng mga magulang ang kanilang mga anak na mag-abot ng pera at tulungan yung mga kapatid nila kapag sila ay nakapagtapos na ng pag-aaral at kumikita na ng sarili nilang pera. Sa Pilipinas kasi, isa yan sa mga kaugalian na kinagisnan natin. Kung meron man mga magulang na ganyan, hindi talaga natin sila masisisi dahil yun ang kultura na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Siyempre, ang pananaw mo ay depende din sa estado mo sa buhay. Kung crazy rich Asian ka, malamang sa hindi, wala kang ganitong problema. Pero kung galing ka naman sa middle class, pababa sa poorest of the poor, sorry dahil talagang being a breadwinner is waving at you. May iba na tinatanggap ang tungkulin na yan dahil mahal nila ang kanilang pamilya. Pero meron din naman na sa bigat ng responsibilidad, talagang daig pa ang mag-isang nangingisda sa lawa na puno ng pirena. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, isa lang naman ang solusyon dyan Ito! Kailangan marunong ka niyan. Kasi pag wala ka niyan, dyan ka nagiging manhid, dyan ka nagiging insensitive na hindi mo na iniisip yung tao kung magkakaroon pa ba siya ng maitatabi para sa sarili niya, kung gusto niya mag-asawa, kung gusto niya magkaroon ng sariling buhay. Alam niyo, tayo mga anak, hindi naman natin talaga pwedeng pabayaan ng mga magulang natin. At hindi rin naman tayo magiging masaya kung hindi natin kasama ang pamilya natin sa pag-asenso. Pero tandaan natin, kailangan alam natin kung hanggang saan ang kaya nating ibigay, hanggang saan ang ating limitasyon, at hanggang saan yung para sa pamilya at para sa atin. Walang tama o maling sagot kung dapat bang obligahin ng magulang ang anak na mag-abot ng pera at tumulong sa pamilya. Basta ang mahalaga, ang bawat sakripisyo mo, ang bawat sentimong inilalagay mo sa bulsa ng mga magulang mo ay bunga ng iyong pagmamahal at pagkukusa. Matatawag lang yung obligasyon kung ginagawa mo yan ng labag sa damdamin mo. Dahil anumang bunga ng pagmamahal, hindi nakakabigat, hindi rin nagiging basura.